Manny Pacquiao, muntik ng sumuko, Thurman Barbero, laban na ng mga higante bukas. Pag-usapan natin yan mga troops. Ngunit bago tayo magpatuloy, pakiclick muna ng like and notification bell button at pasubscribe na rin sa aking Easy Work Sports YouTube channel. Maraming salamat troops. Sa interview ng former welterweight champion Kit One Time Thurman sa kapwa champion na si Sean Porter Jr., ay inalala nito ang pagkatalo sa kamay ng ating 8th Division World Champion pambansang Kamau Manny Pacquiao. Nang may nagtanong na isa sa mga fans sa live interview na ito ay hindi nag-atubili na sagutin ito ni Thurman. Ayon sa kanya ay nagdulot ng ngiti sa kanyang muka ang pag-knockdown sa kanya ng ating pambansang Kamau at siya lang daw ang kaisa-isang boksingerong ngiti sa lahat ng pinabagsak ni Manny. Nakakatawa daw ang eksena na iyon ayon kay Thurman dahil nananalo na daw siya sa round na iyon bago siya pabagsakin. Ito daw ang advantage ng isang veteranong boksingero, pumipili ng tamang pagkakataon na magpatama ng mga kombinasyon. Dagdag pa ni Thurman ay hindi daw masakit ang patama ni Manny, nagcapitalize lang daw ito at gumawa ng tricky combination ng mga oras na paatras na siya. Sa kabila ng nangyari ay normal lang daw tumumba sa boxing. Ang mahalaga daw ay nagawa niyang tumayo at ipagpatuloy pa ang laban. Sinabi rin ni Thurman na pagtapos daw ng laban ay nakipag-usap siya sa kampo ni Manny at inopen daw sa kanya na muntik na daw sumuko si Pacquiao, ngunit kinumbinsi daw nila na ipagpatuloy ng ating pambansang Kamau ang laban. Medyo malayo sa katotohanan itong sinabi ni Thurman patungkol sa di umano'y pagsuko ni Manny mga troops dahil kitang kita na liyamadong liyamado si Manny sa laban nila. Sa kabilang banda naman po, sa bakbakan ng mga higante sa heavyweight division ay magaganap na nga po ito mamaya March 8 sa Riyadh, Saudi Arabia at ipapalabas sa DAZN. Maglalaban ang former UFC heavyweight champion na si Francis Ngannou kontra sa former Unified Heavyweight Champion na si Anthony Joshua. Tumimbang si Ngannou ng 272.6 pounds habang 252.4 pounds naman si Joshua. Matatandaang binigyan ng problema ni Ngannou ang WBC Heavyweight Champion Tyson Fury noong maglaban sila at nagawa pa nga itong pabagsakin. Samantalang kahit galing naman sa magkakasunod na panalo si Joshua, ay marami pa rin ang duda sa tibay nito. Ang tanong lang dito mga troops ay kung tatagal ba si Joshua sa mga patama ni Ngannou at kung makakayanan ba ni Ngannou sabayan ang boxing skills na meron si Joshua. Inaabangan din po ang undercard sa laban na ito na si WBO Interim Heavyweight Champion Zilei Zhang kontra sa New Zealander na si Joseph Parker. Tumimbang si Zhang ng 291.6 pounds habang 247.6 pounds naman si Parker. Si Parker ang huling nakatalo sa knockout artist at former heavyweight champion na si Deontay Wilder at nagawa nitong makasurvive sa buong 12 rounds ang laban at masungkit ang panalo via unanimous decision. Abangan natin mga troops kung kakayanin ba ni Parker na tanggapin ang mga patama ng isa ring heavy hitter na si Zhang.